Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! So ayan mga idol, tapos na tayo dun sa 7 days conditioning. So ngayon mga idol, ibabahagi ko naman ngayon regarding sa ating 14 days conditioning. So ngayon, mas makakapag-relax tayo dito mga idol kasi mas mahaba yung araw. So hindi tayo masyado pressure, hindi tayo gaul sa oras. Then, mas mapupondoan natin yung ating alaga talaga ng power and energy. Okay? So ngayon mga idol, magsha-shoutout muna tayo bago natin simulan yan bilang pasasalamat. Then puntahan natin yung ibang location para maganda-ganda, then makita nyo mga idol. So here we go! Okay, so mga idol, shoutout muna kay Michael Jason Royo, Dexter Balignasay, Tito Mo Rapi, Paul Gerald Casabal. Okay, so yan mga idol. Then puntahan natin yung location natin mga idol para at least makita nyo kung ano yung magiging outcome ng content na to na napakaganda kasi dito talaga nagkakatalo mga idol pagdating sa conditioning na. So given na mga idol, pagdating dun sa tinatawag na fighting style, din sa gameness, and then dun na sa lahat ng angking talino ng ating mga warrior. So ngayon, ito lang yung magagawa natin mga idol na kailangan natin ibigay para at least mas panatag yung ating loob. So ito yung ating venue mga idol. So yan, wala pa nakasulat. Then susulatan na natin. So simulan na natin mga idol para at least hindi magtagal. Okay? So yan, here we go na mga idol. Okay? So paano ba yung discarte dito mga idol? So ganito lang yung technique dito mga idol. Okay? So 14 days. Wala nang tinta. Here we go. Sana man matapos natin yung content na to. 14 days conditioning. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. So mga idol, ang tip ko dyan, lalo na kung halimbawa gagawa kayo ng sarili nyo mga idol na pagkukondisyon, wag na wag nyong kakalimutan, dito kayo magsisimula lagi mga idol. Okay, sa 3 days before the fight. So yan ay magiging keeping talaga yan mga idol. Yan na yung pinaka SOP, standard procedure na talaga natin yan mga idol. Okay? So ito na yung day of fight. Okay? So dyan ka na magpo-pointing, dyan ka na ngayon magbibigay mga idol ng mga gagamitin mo. Day of fight na yan. Then, yan ang ibig sabihin din ng pointing. Okay? So mawawala lahat ng saysay nito mga idol pagka dito ka nagkamali sa pointing. So pag-aralan, ingatan nyo yan mga idol, no? Then isa pa mga idol, susunod na discarte dito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so meaning dito tayo mga idol, yung last turok. So ilang turok ba ang mangyayari dito mga idol? Okay, ang turok dito mga idol ay dalawa. So wag nyong kakalimutan yan mga idol ha. Then ang allowance natin dyan mga idol, dito sa huling turok, 7 days paangat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dito tayo ngayon mga idol, magtuturok. Okay? So yan ha. Ngayon ito natitira mga idol, yan ay gagawan natin ng paraan para mas ma-elaborate natin, mapunduan natin yung ating alaga. Okay? So day 1 tayo mga idol, syempre purga ligo turok. PLT. Okay? So yan na mga idol ha. PLT. Pero yan mga idol is yung purga 3 AM. So hindi mangyayari dito yung ligo turok sa day 1. Kasi 3 AM yan. Okay? So kaninang umaga, nagpakain ka. Pagdating ng hapon, magpapakain ka. Walang fasting. Meaning, lamang ka na dyan kasi walang stress yung manok. Ngayon, ang ligo mga idol, since madaling araw yan, dito papasok sa day 2. Dito ka ngayon magpapaligo. Then, pagdating ng tanghali, okay, so yun lunch, kailangan mga idol ay magbibigay ka ng tinatawag na B50. Para bago mo turukan ay mayroon kang stress booster. Bago mo stressin, mayroon kang pang stress booster. So pagdating ng gabi o ng hapon, dun ka magtuturok. Okay? So yan mga idol ha. Before and after, kailangan magbibigay ka ng stress booster mga idol. Okay? Ngayon, standard na gagawin natin since 14 days conditioning yan mga idol. Okay? Lagi tayo magbibigay ng ipinapatak sa kanilang bunganga o sa dila bago magpakain. O, yun yung red cell. Kasi baka makagat ng lamok yan dahil nakakord tayo dyan, nakakord, makagat ng lamok, may stress yan, okay, mapagod yan, okay, so bibigyan natin din yan ng iron sa dugo mga idol. So number one, standard talaga natin yan mga idol, no? Okay, so ngayon mga idol, kung titignan nyo, okay, dito, since turok yan, okay, magbibigay tayo dyan ng B
pollen. Okay, so iba-iba yung binibigay natin mga idol na stress booster para at least hindi magkaroon ng tinatawag na ano, kasanayan. Okay, yung masasanay yung ating alaga. Then dito mga idol sa 10, okay, bibigay din tayo dyan ng tinatawag na B50. Okay, so yan mga idol ha. Ngayon, ang gagawin natin dito mga idol sa 11, 12, 13, so sana wag kayo malito dito sa bagong technique natin, hayaan lang muna natin yung remaining. So dito tayo magbibigay mga idol ng Boltplex KQ. Kasi yan ang kailangan natin, power and energy, then promotor 43. So ayan mga idol, so 43 yung supplement niya na meron, kaya maganda. Power energy 11-12, magpipik yan mga idol dito sa day 14. Yung tinurok mo dito mga idol, magpipik yung gamot dito sa day 14 din, kasi enough na enough para mag-circulate, centralize dun sa kanyang nerve, sa kanyang ugat mga idol. Kasi ang kailangan ng manok mga idol, pumunta dun sa kanyang dugo yung inipon, pinondo mo na suplemento, lalo na yung glucose na tinatawag, yun yung sugar na magbibigay sa kanya mga idol ng energy. Okay, so dito, kaya dito tayo sa day 5 mga idol, para wala nang masakit sa kanya tulad sa binabanggit natin na walang stress, wala nang sakit yung tusok. Dito, well recover na siya mga idol. Okay, so yan mga idol ang ibibigay natin. Then para masuportahan natin itong dalawang gamot na to, yung Boltplex tsaka yung Promotor mga idol, para masuportahan natin yan, kailangan mga idol ay magbibigay tayo ng ganyan dito mga idol sa day 4. So babalik na rin natin mga idol, uunahin mo naman yung Promotor kasi siya yung nahuli kanina doon. Then dito naman yung Boltplex KQ. Okay, so yan ang gagamitin naman natin para ito mga idol ay mas mag-peak. So yan yung suporta niya mga idol. Okay, ngayon ang gagawin natin dito mga idol na mga exercise naman is more on ano to mga idol, paa. So syempre kahig. Okay, pagkatas ng kahig, okay, kaskas. More on paa yan mga idol. Okay, kahig, kaskas, kailangan natin magawa yan mga idol, no? Then yung tinatawag mga idol na flying pen, running pen, okay, round pen, square pen, pentel pen, o lahat ng pen mga idol, bigay nyo dyan. Pero 5 minutes lang yan mga idol. Okay, kailangan active na active sila dito, kailangan gumagalaw sila. Okay, wala na masyado kasi dito mga idol talaga totally na tinatawag na mga pre-con, kasi nga maiksi pa rin to kung i-compare natin talaga dun sa standard na ginagamit na 21 days conditioning. Meron pa nga 25 days conditioning. At take note, meron nang bago, 28 days conditioning mga idol. Bukod pa yung pre-con ha. Ang ibig sabihin ng pre-con mga idol is 2 months pre-con. 2 months nilang tinitraining yung manok. 2 months nilang binabago o isinasakto ang katawan ng manok. Okay, sa loob ng 2 months na yung mga idol, ikinokorek nila yung talagang gustong-gusto na naglalaro yung manok sa kanyang timbang, sa kanyang bigat, sa kanyang katawan. Doon nila talaga kinakapa sa pre-con mga idol. Kaya pagka nagkaroon ng tinatag na selection mga idol, pag sinilek nila yung manok, ngayon itataman nila yung katawan, then tatanggalin nila yung ugali niyang gumire. Okay, tatanggalin nila yung ugali nilang basta doon iko-correct nila lahat halos doon. Kaya 2 months pre-con yan mga idol. Pagdating ng pagkatapos ng 2 months pre-con, doon sila papasok mga idol sa 21 days conditioning or 25 conditioning or 28 days conditioning mga idol. Okay? Ngayon, abangan nyo mga idol yung ating 21 days conditioning din na gagawin at saka yung 365 days naman na conditioning mga idol. Okay, so yun, abangan nyo yan mga idol kasi napakaganda nyan. Ngayon mga idol, kung mapapansin nyo, okay, so ano gagawin natin ngayon dito sa day 6 and then day 7? Okay, so yan na mga idol. Dito kasi, magkakaroon tayo dito mga idol ng tinatawag na spar. Kasi titignan mo kung nag-effect yung turok, then yung pagpurga, o na, sa madaling salita, titignan natin dito mga idol kung nag-effect yung conditioning mo ng day 1 to 5. Kung dapat dito mga idol is, kung dito mga idol is super na siya maglaro, dapat dito super super na siya maglaro dito. Kasi binigyan mo, pinunduan mo na siya dito. Pero wag mo ibababad, 2 hanggang 3 lang. So makikita mo naman yung bitaw niyan, yung liksi niya, yung sharpness niya. Makikita mo naman yung aggressive niya eh. Makikita mo naman nagising siya eh. Iba yung kilos. Okay?
Kaya nga siya yung napili mo dun sa selection mga idol kasi iba na yung ginagalaw, kakaiba na siya, candidate na pang battle. Kaya pagdating dito, dapat mas mag-improve siya mga idol. Okay? Kasi nagbigay ka ng mga suplemento na ganito. Okay? Ngayon, yung pasampi natin dyan mga idol, isisingit-singit nyo na lang dito. Yung sampi, yung palakad, kung magpapailaw pa kayo, pwede dito mga idol kasi 14 days conditioning yan. Okay? Basta mga idol, ang iiwasan nyo lang dito, ang number one na iiwasan nyo, basta pag sinabing conditioning mga idol, ang kailangan natin dyan is conditioning, walang stress. Kasi hindi pwedeng tawagin yan mga idol na kondisyon o pagkukondisyon kung ini-stress mo naman siya dito. So nai-stress ang manok mga idol regarding dyan sa late ka magpakain, pabago-bago ang pagkain, yung mauulanan, maaarawan, nai-stress yan mga idol, sobrang ingay, okay, hindi makatulog, sobrang dami ng lamok, okay, hindi yan makakatulog, mapupuyat, may stress yan, sobrang pagtitraining, okay, tinitraining nyo pa rin, then ini-exercise nyo pa rin na napakatagal pa rin mga idol, din sobra-sobra. Okay, so kailangan mga idol, okay, ay zero stress. Kailangan kinukondisyon lang natin yung mental and physical, yung kaisipan at yung katawan. Para ang gagawin kasi natin mga idol pag sinabing 14 days conditioning, pupunduan mo, papasukan mo ng pampalakas na mga suplemento, pantanggal stress, bibigyan mo ng power, bibigyan mo ng energy. Pagdating ng day of fight, doon ka ngayon mga idol, magbibigay ngayon ng talagang ano, number 1, 100.1% o 1,000% mga idol, yung pointing, huwag ka magkakamali dyan. Masasayang lahat to pagka nagkamali ka dito mga idol sa pointing. Okay? So, ang pointing mga idol, kailangan dyan ay i-hold mo yung kanyang pagpo-point. Okay? Pag gutom, magpo-point ng kusa yung manok mga idol. Pagka busog naman yan, na sobra mo ng patuka, oras na ng laban, hindi mo yan mapo-point. Kasi kailangan mga idol, ang manok ay magkaroon ng tinatawag na, eto mga idol, adrenaline rush. Pag nagkaroon ng adrenaline rush mga idol, automatic, papalo yan ng higit sa akala mo kasi yan yung magugulat siya na pag bumitaw, sobrang lakas. Yan yung adrenaline rush mga idol. Okay, ang ibig sabihin yan mga idol, adrenaline rush, yan yung halimbawa mga idol, naglalakad ka dyan. Normal na normal, pabidyo-bidyo-bidyo ka dyan. Okay, ngayon biglang may lumabas na ahas, nagulat ka, adrenaline rush. Yung mataas na bakod na yon mga idol, matatalon mo yon, makakatawid ka sa kabila nang hindi mo alam, na hindi mo inaasahan. Yun yung adrenaline rush. Kaya pag halimbawa mga idol, o yung manok mo nandito, okay, tapos yung kalaban nandyan, okay, ngayon pagka gumigiri-giri ganun, binigla siyang ganun, nagulat yung manok mo, biglang bumitaw ng ganun, bumigay, o sobrang lakas ng binigay niya, dapa agad yun. Kasi nagkaroon siya ng adrenaline rush. Kasi meron siyang nakapondo sa katawan niya mga idol na power, energy, kaya siya nagiging aktibo dahil meron siyang power and energy. Okay? Ngayon, syempre, hindi mo naman yan ipapasok yung manok dyan mga idol na hindi talaga kalidad. Kaya syempre yung fighting style niyan eh talagang magaling yan, sharpness yan, di ba? Yung cutting ability niyan mga idol, di ba? So yun mga idol. So wag niyo kakalimutan mga idol na na laging iisipin pag pumasok kayo ng conditioning mga idol, kailangan diyan is nandiyan na kayo sa tinatawag mga idol na stage na magkukondisyon na hindi magti-training talaga. So yun yung lagi natin pinapaalala para sa lahat ng mga kaibigan natin mga idol, okay? So ayan, napakaganda ng ating topic mga idol. So maraming salamat. Sa mga bago pa lang sa channel natin, please like and share na mga idol. Then huwag kalimutan mag-like and subscribe na, dahil para lagi tayong sama-sama, tsaka lagi tayong mag-update. Then abangan nyo mga idol yung 21 days conditioning. So tingnan ko kung makakahabol pa ako ngayon, kung magagawa ko pa. So abangan nyo mga idol, no? Maraming salamat. Then happy breeding and more victory champ mga idol. So yan lang yung ating pinaggagawa. Diyan ako nakaupo sa baba. So yan lang.